Magandang gabi sa inyo mga kababayan. Kamusta uli kayo? Ito muli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Okay, ito ho. Ito si Cardinal Luis Antonio Tagle, yung Prefect of Congregation of the Evangelization of Peoples. Ang evangelist pala ito eh. So, ang sabi niya, ano nga 12, ganito, "Don't you get tired of all the lies, the fake news, and the bashing that happens? If we are energized by that, I think we need to pause and examine ourselves. How come am I energized? Wow. How come am I energized by all this falsehood and lies? And when it comes to truth, I don't have energy or interest." Wow. Una-una mga kababayan, sino ba naman kasi ang pasimuno dito ng fake news? Hindi ba ito ba ng kampo nila? Oh. At saka ito pa ha, mga kababayan. Alam niyo ho ba, meron silang pinagagagawa. Itong pare na si Father Robert Reyes, and I condemn to the highest level, yung kanyang pinagagagawa. Masyado, at itong mga Katoliko rin, hindi ko rin maintindihan, why is it that you guys are not condemning this priest, itong running priest? Hindi ko alam kung snatcher to. Nung bata ako nun, iniisip ko kung snatcher to. Kasi ako bakit running priest. And then I found out, itong kolokoy na to, dito lang din pala nakatira sa barangay namin. Yung kasama ko noon sa Pilipinismo, sa nung nasa UE pa ako noon. Sabi niya sa akin, alam mo ba, yan si Father Reyes, dito lang yan nakatira sa atin, kapitbahay lang natin yan. Ay ganun, sabi ko, imagine ha. Anong ibig sabihin nito ng krus na nakatayo na magninilay-nilay daw tayo? Diba? Nagmimisa sa harap, sa labas, tapos merong nakasabit na pink na tela. Eh, ang naalala ko noon yan, when I was in, when I was a Catholic, ang nakalagay po dyan, it's a purple cloth, yung nakaganon, diba? Paganon yun. So, yung nakasampay dyan na cloth, so nakaganon, purple cloth yan. So, anong ibig sabihin nito? Why is it na pink na ngayon? At alam niyo ho ba, meron isang video na ako ho'y nagtataka and I want explanation. Lalo na sa mga Catholic, mga kababayan. Tama ba na, di ba si Lenny, binasbasa nila yung parang ginawa nilang empanada, yung tinakpan nila. Di ba? Yung malaking parang empanada. Tapos, may mga tao, yung pari yun, no, nagpasa sa kanya, nagbabaw, gumaganon sa kanya. Bakit sila naniniglood kay Lemmy Robredo? Ano to? Itinuturing ba nila ito na Diyos? Tinuturing na ba nila itong Santa? Santita? Diba? Ito nga lang eh. Maniwala, purple cloth nga ito. Ano ba kulay ng parol? Diba? Ang parol ang kulay ay pula. Aba, itong mga paper, pink din ang parol. Kalungkot-lungkot. So panahon ng yung palaspas. Diba? Tapos itong si Robert Reyes, ang ginawa naman ni Robert Reyes nagpasan pa ng krus at dinala sa HQ ni Lenny. May kulang eh. Alam nyo, ganito na ho katerrible ang pagka-ipokrito ng simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Yung mga miyembro, tekom na ang bibig, hindi na nagsasalita. Isipin nyo na lang ha, hindi ba't ang simbahang Katoliko at saka ang El Shaddai ay iisa, magkasama sila. Pero bakit ang El Shaddai ang sinusuportahan ay si BBM? Samantalang itong kung sino mang mga demonyo nito na mga pare, sinisigawan si Bongbong Marcos na magnanakaw. Samantalang sa El Shaddai, uulitin ko lang, hindi magnanakaw sa kanila si Bongbong Marcos. Di ba? Hindi mamamatay tao. Hindi sinungaling. Hindi bangag. Hindi nagko-cocaine. Pero bakit dito sa simbahang Katoliko, mga kardinal, di ba? Ang mga pare, hindi naman lahat, pero may mga siraulo rin na sobrang ingay sa social media. How come pinapayagan nila na magkaroon ng basta-bastang alteration? Instead of purple cloth ang nakalagay, ngayon ay pink na tela nang nakalagay? Oh.
meron akong isang nakita na yung nagdidepensa po sa Catholic faith. Sila mismo humihingi ng paumanhin sa taong bayan. Nag-apology sila dahil sa katarantaduhan ng mga paring ito, ng mga punyetamos na to. Bakit? Eh kasi unang-una, how can they defend? Sabi nga nila, paano ninyo ididepensa sa amin ito? You can say the pink is a color symbolizing hope. Okay. Paano ngayon yan? Eh bakit nakasabit doon sa ano? What about the purple cloth? Sabi nila. Ano na ngayon ang silbi? Kumbaga ano ng silbi ng purple cloth? Na tinanggal ninyo, pinalitan ninyo ng pink na tela. Diyos ko, parseyong parseyo. Mga mapagpaimbabaw. At alam niyo ba, nagpapakita lang talaga ito that the Roman Catholic Church in the Philippines is indeed a divided house. It is a divided house. Isang paksyon ito ng mga mananampalataya, no, na nagpapakilala na sila ay mga Katoliko dito sa Pilipinas. Pero ang totoo, ito po ay kulto na ng sangkademonyohan. Dahil kung talaga namang ito'y para sa Diyos, how come, bakit yumuyukod sila kay Lenny Robredo? Diba? Yung kanilang original na purple cloth na nakasabit, ginawa ng pink cloth. Tapos ang mga miyembro, Diyos ko, may lumalapit kay Lenny humihipo. Ha? Sabay sign of the cross. Nasa na ang tamang katuruan? Nasa na ang turo ng Biblia sa kultong ito? Tapos ang napakaraming mga miyembro hindi pumipiyo. Diba? Kaya nga ho, mali yung sinasabi ng gayaan na lang natin sila, respeto na lang natin yung trip nila. Mali ho yun. Sapagkat ang respeto ho, ang pananahimik, may limitasyon. Kung nagmumukha na kayong si Raulo, kung nasisira na nito ang organisasyon, nagiging disorganisasyon na, abay, kailangan na hong magsalita ng nakararami. And after all, kayo ang may kapangyarihan dyan. Bakit hindi nyo gutumin itong mga, ay nga pala, kahit gutumin nyo itong mga to? Baliwala, dahil mga negosyanteng mayayaman na nag-aalaga sa mga to eh. Sumanip si Lenny kay Coring. Ay, sumanip si Coring kay Lenny. Diba parang may mga sampak na sa utak. Ito nga sabi ni ano ha, ni Lucy Torres. Kasi akala ng mga kakamping, 'di ba? So binawalan nga ng COMELEC na mga panya. Okay. Magnilay, sabi nung pare. Pero ano pinagagagawa ng mga to? 'Di ba? Ang ginagawa nila mamilay ng kandidatura ng kapwa nila. O ito ni BBM. Ito sabi ni Lucy Torres. BBM becoming president, an act of God. At a time when the world is wounded and weary, here is a man who is the poster boy for unity. He offers not just plans and platforms, but healing and unity moving forward. Like I always say, it is an act of God. The presidency is destiny, and if it is in God's will for this man to be our next president, I hope that he will be one of the best that we have ever had in this country. At tanong, ito bang pinagagagawa-gawa nila ng mga pretentious people, mga santong kabayo, di ba? At ang mga bungal na aso, taing kabayo na to. Ito bang pinagagagawa nila? Is this an act glorifying the Lord? Sino ba sinasamba kasi ng mga to? Diba? Nagre-reflect sa kanila kung ano yung laman ng puso nila. Ganun na rin kawawalang hiya. Kawalan na ng respeto sa Diyos ang pinagagagawa nila. And ang mga miyembro, tikom ang bibig. Walang condemnation. Diba? Wala man lang pagpuna. Kaya namimihasa ang inyong mga kaparian na magwalang hiya. Grabe. Akala nila ikapapanalo ni Lenny yung ganyang gawain. Sayang. Alam niyo, kung talagang matino ang simbahang Katoliko, disin sana'y matino lahat ng bansang Katoliko. Diba? Alam niyo kasi kung tutuusin, wala sa religion yan eh.
nasa disiplina yan ng mga tao. Nasa disiplina yan ng mga nasa relihiyon, ng mga ministro. O, hindi katulad ng ibang religion dyan. Ha? Pagkakaisa, pero pagdating sa bisyo, pinababayaan ang bisyo ng kasama. Bakit? Mismong ang ministro, humihitit ng yosi. Diba? May bisyo. Dito naman sa isang grupo naman, bahala kayo sa buhay nyo, basta't yung pakinggin nyo, huwag nyong kakaligtaang dalhin sa amin kada linggo. Yung mga abulo yan. Diba? Wala, ano to? Pera-pera na lang. Diba? Ay nako, eto naman ngayon, sa mga senators natin, mga kababayan, pag-usapan natin.